Isang kapatid nating may kapansanan ang nagsalita po sa News 5 tungkol sa karanasan niyang bumiyahe sila pa Singapore ng kanyang asawa. Sabi ng pasahero, walang tumulong sa kanya, kaya napilitan siyang gumapang pababa ng eroplano ng Cebu Pacific. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Naputulan ng magkabilang binti si Socorro Yabor dahil sa aksidente sa kotse mahigit 10 taon na nakakaraan. Sa kabila nito, hindi naging problema ito para bumiyahe siya sa ibang bansa. Pero nang bumiyahe si Socorro at ang kanyang asawa papuntang Singapore para sa kanyang birthday at wedding anniversary nila noong Marso, naging issue ang kanyang kapansanan. Sa airport pa lang, siningil raw siya ng Cebu Pacific ng 11,000 pesos para sa wheelchair lift. Hindi raw sila pumayag na magbayad. It was indicated in the ticket at saka yung reservation na PWD ako. Pero hindi sinabi ng niya na magbabayad ako ng wheelchair lift. Sa loob ng eroplano, wala man lang daw aisle chair para makalabas siya ng maayos. Kaya napilitan raw si Socorro na gumapang papalabas ng eroplano. Sa daming beses na nilang nagbiyahe sa loob at labas ng bansa, ngayon lang daw ito nangyari sa kanila. So I was very surprised when I was flying here with a company from this country that there is no service at all. Nakasaad sa RA 7277 o ang Magna Carta for Disabled Persons na paglabag sa karapatan ng persons with disabilities, ang mas mataas na singil sa serbisyo sa transportasyon o ang pagtanggi na asistehin sila. Paliwanag naman ng Cebu Pacific, nag-alok daw ng tulong ang cabin crew nito, pero hindi raw pumayag ang mag-asawang Yabor. Minsan nang naireklamo ang Cebu Pacific sa mga kaparehong sitwasyon, taong 2008 nang ma-issue ang airline company sa pagtanggi umano nitong pasakayin ang 10 deaf passengers papuntang Boracay. Sa pagbubukas ng Kongreso sa susunod na linggo, tatalakayin sa isang hearing ang mga reklamo ng mga pasahero laban sa mga airline. Pero paglililaw naman ni Mrs. Yabor, wala siyang galit sa Cebu Pacific. Kaya kailangan i-ano namin talaga yung rights ng PWDs. Hindi para sa sarili ko, not it's for the ano ng PWDs ano rights. Gerard de la Peña, News 5.